Sa gawa ng retrofitting o pagsasaayos sa San Vicente de Paul Parish sa Ermita, Maynila. Layo nitong gawing earthquake-proof ang simbahan at bilang paghahanda na rin sa posibleng pagtama ng The Big One. Si Noel Talakay sa detalye. Rise and shine, Noel! The Big One, ito ang dahilan kung bakit nagsagawa ng retrofitting sa simbahan ng San Vicente de Paul Parish ng Ermita, Manila. Ayon kay Engineer Roel Ramirez, nilagyan ng 86 seismic isolator ang mga poste ng simbahan para maging earthquake-proof. Itong technology natin, ito yung nagre-resist ng earthquake energy. So therefore, yung column above the isolator, very minimal na yung effect ng earthquake. So, ganun po yung konsepto ng technology na ito. Anya, tried and tested na ang nasabing makabagong teknolohiya. Kaya naman, tinitiyak niya na ligtas na ang simbahan kung sakali magkaroon ng The Big One o malakas na lindol. Subok na rin Anya ang nasabing teknolohiya sa iba't ibang bansa tulad ng Japan, New Zealand at Amerika. Sa Japan, meron silang kinandak na accelerated testing sa laboratory. And then 50 years yung testing na yon, undamaged pa rin yung rubber. So meaning practically hindi talaga siya masisira. Sinabi naman ni Father Gregorio Banyala Jr., isa sa mga pare ng San Vicente de Paul Parish, maituturing na isa sa mga historical churches ng bansa ang nasabing simbahan dahil naitayo ito noon pang 1912. Kaya naman anya, dapat lang ito pangalagaan laban sa banta ng kalamidad tulad ng lindol. Ito rin anya ang dapat gawin ng ibang simbahan ng bansa ng mga historical churches, lalo na't ang simbahan ay takbuhan ng mga tao sa oras ng kalamidad. Yung mga simbahan nila, lalo na kung medyo matatanda na at historical, mas maganda na i-preserve nila yon, gawin nilang earthquake-proof. Ang San Vicente de Paul Parish ay meron itong 600 to 700 seating capacity at 10 misa kada linggo. Hindi lang ito sikat para sa mga gustong magpakasal. Dinarayo din anya ito ng mga sikat na personalidad tulad ng dating unang ginang na si Imelda Romualdez Marcos. Even Mrs. Imelda Marcos used to come here. Meron kaming isang pari dito, sa kanya siya nagkukumpisal. Alam niya kung kailan darating si Madam Imelda. Matatandaan itong Hulyo, nasira ang ilang historical churches sa Ilocos Sur kabilang ang harapan ng Vigan Cathedral matapos tumama ang 7.3 magnitude na lindol sa Abra. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.